bahay aliwan, beer house, o bar. Ito ang madalas puntahan ng mga kalalakihan dahil sa iba't ibang dahilan. Kung ano man yon, syempre, hindi ko rin alam. Pero isa lang ang natitiyak ko, dito, makakalimutan mo pansamantala ang problema mo sa mundo dahil sa lugar na ito, kapag may pera ka, masusunod ang iyong gusto. Ako nga pala ang inyong katotot katuting, ang dakilang kanto terrorist. Syempre, walang iba kundi ang nag-iisang Papa Josh. Welcome to my vlog. At samahan niyo ako mag-inom. Tara, shot puno. So, night ride to mga kakanto at tayo ngayon ay nasa Sumulong Highway. So, sa madaling salita, Antipolo ang ating destinasyon. Shoutout muna sa ating kakanto na vlogger na rin, Pinoy Bandido. Shoutout sa'yo, mabuhay ka hanggang gusto mo. And please lang po mga kakanto, huwag po tayong maging judgmental dahil hindi porke nagtatrabaho sa ganitong lugar ay maduming babae na agad. May kanya-kanya po silang dahilan na hindi natin alam. Saka tatandaan nyo minsan, may kwenta rin ang malalandi. Kasi sila ang magpapatunay kung tapat ba ang mahal mo o hindi. Kung mapapansin nyo nga mga kakanto, dito pa lang sa Sumulong Highway paglagpas ng Sabungan, ay tabi-tabi na ang mga videoke bar na may mga GROs na nakatambay doon sa kanilang harapan. So yun na nga mga kakanto, biglang bumush yung ulan. So nandito na tayo sa Sumulong Highway pa rin paglagpas ng Masinag. So dagdag ko lang sa sinasabi ko kanina, meron tayong nadaanan bago dumating ng Barangay Hall ng Mayamot na dalawang malalaking club. So, meron tong magandang entablado at syempre magaganda din yung chicas dito na malamang sa alamang maganda din ang bayaran pagdating sa ladies drink. Ngayon naman ay nasa Barangay Mambuga na tayo dito pa rin sa Sumulong Highway at dito matatagpuan ang isang bagong videoke bar na malapit lang din sa Barangay Hall. Along Sumulong Highway, ito na ang pinakahuling bar na merong mga GRO na pwede kang mag-table. Kasi kung aakyat pa tayo sa bandang taas, andun na yung Paddy's Point tsaka yung mga ibang social at class na bar na talagang poor happy-happy and medyo wholesome ang datingan. At yan na nga, nakapili na tayo ng bar na papasokan. Makakakita na naman tayo ng mga Hokage na kung saan saan nang galing. Mga lalaking gustong makalimot sa problema nila sa buhay, mga lalaking gusto lang ng panandili ang aliw, at mga lalaking mahilig lang tumoma. Pero syempre, ang pinaka iniiwasan ko na ayoko talagang gawin, gusto ko lang kasing i-share sa inyo at gusto ko lang malaman nyo yung kalakaran dito, ayoko talagang nakakakita ng mga babae na may kanya-kanyang diskarte. Meron diyang clingy, malambing, meron ding pabebe. Syempre, para-paraan para akitin ang mga anak ni Adan. Buti na lang, thankful ako at matatag ako sa kaway ng kamunduhan. Kahit ano pa man ang kanilang diskarte, huwag ka agad maniniwala para huwag kang madali. Lahat sila magkukwento ng mga problema sa pamilya, sa asawa o sa kinakasama. Lahat yan sasabihin single o kung hindi man sasabihin sila ay iniwan. Pero ganun pa man, wala tayong kakahusgahan sila sa trabahong kanilang pinapasukan. Kasi hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Sa bagay, lahat na manalos ng lalaking pumapasok sa ganitong lugar, gusto lang ding makalamang. Mga may asawa na nagpapanggap na single, yung iba may pera na naghahanap lang ng matitira. So kanya-kanyang trip lang yan, walang pakialaman. Syempre ako, ang purpose ko, para mag-vlog lang. Walang halong malisya, walang halong kamunduhan at kamanyakan. Vlog lang. Para syempre, ma-share ko sa inyo kung magkano ang presyuan sa ganitong kalakaran. At yun na nga mga kakanto, dahil tayo nga ay good friends, dito sasabihin ko sa inyo kung magkano yung magagastos nyo. Ang presyo ng alak dito ay 90 pesos to 95 pesos per bottle. Depende kung anong gusto nyo, kung yung pulang kabayo ba o yung isa na may pinagsamahan. Syempre, dahil may show, may entrance po dito na 50 pesos. At ang kanilang ladies drink, medyo sakto naman, 270 pesos per bottle. So, pares lang halos kayo nang iniinom. Ang pinagkaiba lang, may tissue yung kanilang bote.
So, ang nagpamahal doon, yung tissue. Kaya kung ako sa inyo, magdala na kayo ng sarili ng tissue. Ngayon, kung matakaw kayo sa pulutan, syempre yung presyo nun depende sa kung anong gusto mo. Pero medyo mura pa ito kumpara sa iba dahil kapag medyo class yung lugar, ang LD nila o yung tinatawag nating ladies drink ay 350 pesos. Pero pa dito syempre yung pag sinabing e-areahan ka. So sa mga hindi po nakakaalam mga kakanto, pag sinabi nung ka-table mo na mag-e-area siya sa'yo, sasayaw po yun doon mismo sa may table mo. So meron pong additional charge yun. Baka tuwan-tuwa kayo, palakpak kayo ng palakpak, tapos biglang pag nakita nyo yung bill nyo, naka po, sa bandang huli, iyak. Ngayon, kung katulad ko kayo na mahihiyain, meron silang VIP. Dalawang klase lang naman yung nag-VIP mga kakanto. Yung mahihiyain na katulad ko, o yung manyakis na katulad nyo. Hindi, joke lang. Ito yung mga maraming pera na gusto masolo yung kanilang ka-table. Kasi syempre wala nga namang iskandalo pag nandun sila sa loob, walang testigo. Meron silang VIP room dito na 1,600. So may kasama na yun na dalawang ladies drink at dalawang bote ng alak para sa'yo. Syempre may oras yun, isang oras. Kung gagawa kayo ng kababalaghan, depende na yun sa usapan. Pero bago kayo gumawa ng kasalanan, tiyakin ninyong sa bandang huli, wala kayong pagsisisihan. Kasi mga kakanto, tatandaan ninyo, walang relasyong panghabang buhay habang may malanding nabubuhay. Sabagay, ang pag-ibig, walang itsurang pinipili. Nakadepende lagi yan sa galing ng panlalandi. Kaya, shout out sa mga salawahan dyan, yung mga nagsasabing text man, mamatay man. Kahit wag nyo nang tupadin yung text man, yung mamatay ka na lang. Pero payo lang po sa mga pumupunta dito, lalong-lalo na sa mga construction worker na lingguhan yung sahod. Iuwi po muna sa pamilya yung kinita kasi madalas kong na-o-observe sa ganitong lugar. Puta madalas. Gago. Ibig sabihin lagi din pala ako dito kasi madalas kong na-o-observe. Nagkakabistuhan tuloy. Na, karamihang nagiinom sa ganito na mga big time gumastos ay yung mga construction worker o yung mga empleyado trabahante na lingguhan yung sahod. Sila yung mga konting hawak, sabay palakpak, ladies drink agad ang ibabagsak. So, kada palakpak ng babaeng katabi nyo, ladies drink yun. So, bayad-bayad. So, isipin nyo. Kasi, mahirap ang buhay ngayon. Tipid-tipid po tayo ng kaunti. Sabagay, pera nyo yan. Gastusin nyo yung perang pinaghirapan nyo. Pero, hopefully, makinig kayo sa payo ko. Isipin niyo na ang isang linggong martilyo hawak nyo at nagpupukpok. Tapos pag sahod nyo, pok-pok ulit. Aba, 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 maghunos dili kayo. Dahil pag wala na kayong pambayad, iiwan na agad kayo niyan. Tatandaan nyo palagi na kaya lang kayo kinakausap niyan dahil doon sila kikita. Pero kapag walang involved na pera, tang ina, huyo kayo sa kanila. Siyempre pag wala ka ng pambayad ng ladies drink, iiwan ka na lang niyan basta-basta. O paano mga kakanto, hanggang dito na lang po muna at syempre, papasok na ako sa kwarto ng panandaliang kaligayahan. Muli po, ito ang inyong katotot katuting, ang dakilang kanto terrorist. Syempre walang iba kundi ang nag-iisang Papa Josh, nagsasabing, ang babae ay parang manika. Pwede mong paglaruan at pag nagsawa ka na, pwede mong itapon. Pero mga kakanto, tatandaan niyo palagi, na ang tunay na lalaki ay hindi naglalaro ng manika. Salamat mga kakanto, hanggang sa muli!